ang pag-transcend ni Meryl Yuna sa pagiging isang embodiment ng mana at ang paggamit niya ng kanyang bagong magic na ang Ultimate Flame Magic, Exilitos Leonium, na ginamit niya para talunin si Paladin Morris. What is up you guys? It is the Updated Weeb at matapos ang napakatagal nating break sa Black Clover latest chapter reviews ay magbabalik tayo para i-review ang chapter 370 hanggang 371. Konting recap mula sa previous chapter ay nakita nga natin na patumbahin nitong si Magna at ni Locke ang isa sa mga clones ni Song Silucius sa pamamagitan ng tulong ng anti-magic ni Asta. Gamit ang kanilang combination magic na tinatawag nilang Black Fire and Black Lightning Explosive Cannon. Sa pagsisimula ng chapter 371 ay tinatanong nitong si Lucius, si Asta at itong si Yuno kung sa tingin daw ba nila ay nasa advantage pa rin sila. Habang unti-unting nagugunaw na nga ang buong Clover Kingdom at unti-unting parabang nagde-disperse ito upwards papunta sa langit. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga citizens ng Clover Kingdom maging itong si Yuno Green Burial, kaya naman inexplain na ni Asta kung ano talagang nangyayari. Sinabi ni Asta na sa tulungan nito si Ryudo Ryuya na meron ngang foresight ay nakita niya na ang planong gawin itong si Lucius ay ang tuparin ng kanyang mga plano sa pamamagitan ng paggamit ng Gargantuan Compound Magic sa langit. Habang may kita nating parabang unti-unti nang binubuhat ang buong Clover Kingdom papunta sa kalangitan, lagi ang mga Magic Knight Captains ay hindi makapaniwala at nafafascinate sa ginagawang ito ni Lucius. Subalit, ginagawa pa rin nila ang lahat ng kanilang makaya para pigilan ang pag-overthrow nitong si Lucius sa buong kingdom. Makita din dito ni Ryudo Ryuya sa kanyang mga foresight na ang natatanging individual na may kakayahan na talunin at patumbahin nga si Lucius Zograttis ay itong si Asta at si Yuno Green Burial. Isang bagay na nakita din ni Lucius Zograttis sa kanyang future sights na dahilan kung bakit iniingatan niya ang kanyang original body, kaya gumawa siya ng napakaraming clones ng kanyang sarili dahil ang paraan para pigilan itong si Lucius ay ang patumbahin ang kanyang main body. Habang sinusubukan ni Asta at itong si Yuno na pasukin ang lugar kung saan nagtatago si Lucius ay nag-appear na naman ang mga clones para pigilan sila. Subalit, meron din palang natatagong plano itong si Asta. Agad na nag-appear ang portal ni Fenral at nagsilabasan dito ang ilan sa mga miyembro ng Black Bulls. Namely si Charmy, si Sekre, si Fenral at maging si Zora. At hindi lamang yun, hindi lang pala dito nag-appear ang Black Bulls kung hindi sa iba't ibang parte pa ng Clover Kingdom kung saan nangangailangan ng backup and support sa mga nakakalaban nilang clone nitong si Lucius. And let's not forget, ang Black Bulls na ito ay hindi katulad ng Black Bulls na alam natin previously dahil ang Black Bulls na ito ngayon ay buffed with anti-magic nang dahil sa tulong ni Asta. At alam nyo naman kung gaano ka-OP ang anti-magic para silang nakikipaglaban sa isang buong squad na naglalaman ng napakaraming Asta. Pero ang pinaka-interesting na matchup dito ay ang mangyayaring 2v2 sa gitna ng isa sa mga clone ni Lucius sa Paladin na version nitong si Morgan na merong light and dark magic laban kay Ichika at kay Nacht na merong anti-magic. Nang dahil sa tulong ng Black Bulls ay na-occupy ang lahat ng mga clones nitong si Lucius at nagkaroon ng tsansa si Yuno at si Asta na pumunta directly sa main body para pigilan itong si Lucius. And that is where chapter 370 ends, kaya mag-proceed na tayo ngayon sa chapter 371. Nang dahil na nga sa merong operation dismantle ng magic itong si Morris na kayang mag-disintegrate ng kahit na ano including mana, napilitan ang mga Crimson Lion Knights na tulungan itong si Meryl Yuna na mag-act as shield para magkaroon siya ng chance na i-penetrate ang defense nitong si Morris, subalit nawala ng kwenta ang sakripisyo nila matapos gamitin ni Morris ang kanyang pangalawang magic na ang Earth Magic. Ginamit niya ang kanyang March of the Holy Fools para mag-create ng Earth Soldiers or ng kanyang sariling foot army na gawa sa lupa. Although oo, napakarami nito in terms of numbers, pero napakadali naman itong nasisira ni Meryl Yuna gamit ng kanyang Hellfire Incarnate. Pero ang masama dito, maging ang mga soldiers na ito ni Morris ay meron din palang regenerative abilities na maaaring dahil sa ang army na ito na ginawa ni Morris ay inincorporatean niya pa ng kanyang Operation Magic, kaya meron itong healing abilities. At hindi lang yun, dahil nga gawa ito sa lupa, meron itong mas mataas na resistance pagdating sa hit ni Meryl Yuna. Dito na na-realize ni Meryl Yuna na napunta lang sa wala ang pagsasakripisyo ng kanyang mga comrades. Na-reveal din dito na ang mga armies na ito na gawa sa lupa nitong si Morris ay parabang nanggaling din sa mga literal na tao dahil sa pamamagitan nga ng kanyang ginawang experiments way before ay ginamit niya ang corpses or ang mga bangkay ng ilang mga religious groups na para sa kanya ay mga tanga at mga hunghang. Kaya naman ang tinawag niya sa army niyang ito ay ang March of the Holy Fools. Nang dahil lang nga sa meron itong regenerative abilities at may resistance pa sa mismong magic ni Meryl Yuna ay nagkaroon ito ng chance ang makapag-close in sa kanya habang hinahawakan siya. Para mapigilan ng Earth Soldiers nitong si Morris, mas lalo pang tinaasan ni Meryl Yuna ang init ng kanyang magic
Subalit dito na nagsimulang mag-break apart ang kanyang sariling katawan habang sinasabi ni Morris na there you go, that is the human limit. Habang sinasabi na kung sakaling papayag lamang siya sa mga plano nitong si Lucius ay matatransend at makakago beyond sila ng limits ng humanity. In this life and death situation ay nagkaroon ng flashback itong si Mario Leona habang makita natin ang batang version niya ay iniiwasan at talagang nilalayuan ng kahit na maging professional Magic Knights. Ang version ng Mario Leona na ito ay wala pa man lamang grimoire pero kinatatakutan na siya maging ng mga professional na Magic Knights nang dahil nga sa kaya niyang tapatan maging ang mga yun without even a grimoire. Hindi na rin siya makapag-training dahil maging ang kanyang mga sparring partners ay nilalayuan at iniiwasan siya. Sabi din nga ng iba na kahit daw hindi mag-training si Mario Leona, pwedeng mas lumakas ito kahit wala siyang ginagawa. Nang dahil dito, itinatak ni Mario Leona sa kanyang isip na kailangan niyang maging mas malakas nang walang tulong ng kahit na sino. Na naging dahilan din kung bakit pumunta nga siya sa mga extreme mana regions na kung saan ay nakaharap siya ng napakaraming panibagong mga halimaw. Subalit ang mga monsters na yun ay tinatalo niya easily at ang naging goal niya na lang ay ang hanapin ang human limit. Na up to this day ay hindi niya nakita dahil nga wala siyang kasamang kahit na sino at siya ay nag-iisa lamang. Subalit naaalala at naramdaman niya ang suporta ng kanyang Crimson Lion Knights habang naaalala niya kung paano gusto at kadeterminado ang Knight Squad na ito na gustong-gustong i-train sila kahit na hindi na nila kaya, kahit na beyond their limit na ang gusto nilang gawin. Nang dahil dito ay para bang biglang bumalik ang motivation nitong si Mario Leona habang dumating din naman itong si Fuego Leon para tulungan siya. Iwan niya lamang ang kanyang fire spirit na si Salamander para tulungan ang iilan pang mga Clover King the Magic Knights na pigilan ng ilan sa mga angels habang siya mismo ay pumunta naman sa location nitong si Mario Leona para tulungan itong labanan si Morris. At dito na nga nagsimula ang awakening ni Mario Leona habang lumiwanag at nagkaroon ng panibagong spell sa kanyang grimoire. Dito ay nagsimula ng mas lalo pang uminit ang temperature ni Mario Leona para bang nagiging siyang isang literal na star. Nawasak ang lahat ng terrain sa paligid nitong si Mario Leona at nagsimulang maglabasan ang mga lava sa mga cracks nito. Hindi lamang si Morris kung hindi maging si Fuego Leon ay nagulat at hindi makapaniwala sa ginawa nitong si Mario Leona habang ginagamit ang kanyang panibagong Ultimate Flame Magic, Exelitos Leonium. Sa pamamagitan ng kanyang Ultimate Flame Magic na ito ay may nag-appear na parabang isang panibagong army na gawa naman sa apoy na pwedeng kumounter sa Earth Army nitong si Morris. Ito pala ay ang mga spirits ng namatay ng mga Crimson Lion Knights kanina. But the difference is, unlike ng ginawa ni Morris na wala ng consciousness ang kanyang mga armies, ang mga na-create na panibagong individual ng kanyang Ultimate Flame Magic Exelitos Leonium ay may sarili nilang consciousness and it's as if para bang ibinalik niya sa buhay ang kanyang mga namatay na kasamahan. Ang dahil dito, nagkaroon ng clash sa gitna ng Earth at ng Fire Armies na ito wherein nakita naman nating nangibabaw at mas naging dominante ang Flame Army nang dahil nga sa pwede pa rin nilang gamitin ang kanilang magics. Hindi makapaniwala si Morris dahil kahit na napakatagal niya nang nag-experiment, hindi niya narating ang puntong ito na nagawa ni Mario Leona ng maibalik ang spirits ng mga nayumaon na. At hindi lamang yon, matapos magkaroon ng clash sa gitna nilang dalawa ni Mario Leona ay nakita niyang hindi na tinatablan si Mario Leona ng kanyang Operation Dismantle. Sa kadahilan ng wala ng physical aspect na pwedeng i-disintegrate at wasakin itong si Morris dahil ang mismong katawan ni Mario Leona ay naging embodiment of mana. Hindi makapaniwala si Morris na maging ang kanilang side ng mga angels ay na-transcend na ang reasoning pero hindi pa rin ma-reach ang peak na ito subalit ang isang mortal na katulad nitong si Mario Leona ay nagawang ma-reach ang ganitong kakayahan. Habang sinasabi naman ni Mario Leona na sa pamamagitan ng mga nagsakripisyo ng kanilang buhay para tulungan siya, ay nakita niya ang tunay na shape ng human soul. Habang tinatadtad niya ng mga suntok ang unti-unting nagdi-disintegrate na katawan nitong si Morris, ay sinabi niyang wala siyang pakialam sa kung sino man ang Diyos nitong si Morris at ibinalik niya dito kay Morris ang salitang nanggaling sa bibig niya mismo na sa pagkamatay nito ay magsaserve siya as nourishment for human evolution. And for the very last panel, we get to be blessed with a double spread page habang completely tinunaw at dinurog na nga nitong si Mario Leona ang katawan ni Paladin Morris. With an editor's note na nagsasabing the soul of the lion roars.
And that is where this chapter ends at magiging matagal na intayan na naman to para sa chapter 372. Pero huwag kayong mag-alala dahil I promise you guys, as long as nagre-release pa ng Black Clover chapters, gagawa tayo ng video dedicated sa chapter na yon. Huwag nyo kalimutang mag-iyo ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutan i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb para palagi din kayong updated sa announcements at events na magte-take place sa ating community. Again, this is the Updated Weeb and I'll see you on Black Clover Chapter 372.